kahit anong gawin ninyo, mapapasa akin ang mga kapangyarihan ninyo. Tatapatin kita, Lakam. Pinagkatiwalaan ka namin. Pero pinagtaksilan mo kami. Ikaw pa rin ang punot dulo ng gulong ito dahil pinakawalan mo si Sarimaw. Nagkamali ako, Dilag. At habang buhay ko, pagsisihan ang nagawa ko sa iyo at sa buong saan sinong ko. Sana patawarin mo ako. Kapag naipanalo mo ang labang ito para sa kapatagan, patatawarin kita. Gagawin ko ang lahat. Ipapanalo ko ito. Kahit ialay ko ang buhay ko sa laban na ito. Ano ginagawa natin? Bakit di natin harapin si Gaki? Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Kailangan natin ng plano. Hindi natin siya matatalo ng lakas sa lakas. At kapag tinamaan ka ng kapangyarihan niya, tulog ka agad at makukunom ka sa kanyang bangungo. Ito ang gagawin natin. Sigurado ako dito. Siya ang pinakamakapangyarihan dito sa Dako Paroon. Pero mahina ang kanyang pakiramdam. Yan ang tinuro sa akin ni Malaya. Kung paano magtago mula sa kanyang kapangyarihan. Isang taon lang ang meron ka. Kaya siguraduhin mong matatamaan mo siya. Ako na ang bahala. Pala ganun kahirap pabagsakin ang isang Bagani. Bagani pa rin ang kasama ko. At kaming tatlo'y kayang tapusin ka. Bakit hindi mo yung gawin? Nang makita ng lahat na wala kang dangal, na wala kang isang salita! Ano? Papatayin niyo ako? Pagtutulungan niyo ako? Sige, gawin niyo! Kung makapagsalita kayo, para kayo lang ang gumagawa ng mabuti! Kayo lang ang lumalaban sa tama! Nagkakamali kayo! Kung ako nakikipaglaban para sa sakim na si Sarimaw, kayo nakikipaglaban para sa pinuno niyong sakim na si Dilag! Ikaw ang sakim! Galing sa pinakamasamang pamilya ng kapatagan! Ang dahilan kung bakit may malupit na matadora sa harapan ninyo!
Di ba tama ako? Bata pa lang tayo! Wala kang isang salita! Sasabihin ko sa'yo, pero dapat mangako ka. Isumpa mo na hindi mo ipagkakalat sa kahit na kanino na sa ating dalawa na ito. Mangako? Mangako. Sabi sa akin ni nanay, ang nagiging pinuno raw ay ang pinakamatanda anak ng pinuno magsasaka. Kaya nga, ako nga ang panganay na anak ni tatay. Yun nga yung gusto ko sabihin sa'yo. Dahil ang tatay ko, tatay mo rin. At dahil ako yung mas matanda, ako yung magiging pinuno ng bayan to. Kapal na mukha mo! Aagawan mo pa ang anak ko? Kung ano-ano pa kasinungalingan ang pinagsasabi niyo? Bukas na bukas. Lalayas kayo. At kung hindi, ako mismo. Ako mismo ang kakalagkat sa inyo palayo. Dilag! Nangako ka! Nangako ka sa akin yung wala ka pa sasabihan na wala ka isang salita! Patawad, Bagani! Tara na. Kung alam ko lang, kung nakilala lang kita agad. Para ano? Para pagtaksilan ulit ako? Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Namatay ang nanay ko, naghihirap ng dahil sa'yo! Kaya hindi lang ako nandito para humingi ng tawad sa'yo. Nagsusumamo ako na itigil mo ng lahat ng ito at bumalik ka na sa bayan mo. Bayan? Bayan na nakasakit sa'kin! Bayan na pinagtaboyan ako parang hayop! Ginagamit lang ni Sarimaw ang sakit na nararamdaman mo! Sakit na kailanman hindi mo mararanasan, kailanman hindi mo maiintindihan! Itong pinapangako ko sa'yo, Dilag. Kapag nakuha ko tong bayan na to, ipapadanas ko sa'yo lahat ng sakit at hirap na pinadanas niyo sa'kin, sa'yo at sa pamilya mo! Pareho tayo nabubuhay sa galit. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko! Diyan ka nagkakamali. Dahil ako rin nabuhay sa galit. Kaya ngayon, hindi ka mananalo sa laban na ito. Anong pinagsasabi mo? Eh, hawak na kita sa leg! Puso ang pasasalamat ng kapatagan. Mabuhay si Lakam! Mabuhay! Mabuhay si Gumakulam! Mabuhay! Mabuhay si Iksan! Mabuhay! Pagkagising na Ganda, kailangan na rin nating mabasag ang harang ng Dako Paroon. Pero meron ba akong dapat malaman?
Tama ba si Gaki? Na hindi ka pwedeng makalis mula sa mundong ito? Ano ginagawa niyo dito? Ba't wala kayo sa kampo? Tumakas kami. Napabagsak na ng mga Baganis si Matadora. Anong ibig mo sabihin? Lumaban na si Matadora kay Lakam. Patay na si Matadora. Nasaan na ba si Matadora? Ewan ko nga. Pero sa sugat na tinamo niya kagabi, hindi siya makakatagal kung nasaan man siya ngayon. At bakit kang ngiti-ngiti dyan? Dahil nanalong anak mo? Nangingiti ako dahil napatunayang tama ako. Na maling pinili ng Panginoong Sarimaw ang Matadora niyan. Kung magsalita ka, parang ang galing-galing mo, no? Buong buhay ko ay naprotektahan ko ang bayang ito laban sa mga mandirigmang walang dangal. Kaya ako ganyan magsalita. Dahil alam kong magaling ako. Oo na. Ikaw na ang magaling. Pero dapat ba nating sundin ang pagkasunduan? Na kapag natalo si Matadora, isusuko natin ang buong sandatahan? Dapat hindi. Lumaban pa rin tayo. Pasugudin natin ang buong hukbo. At sino ang mangunguna para sumuko? Ikaw? Narinig niyo ba ang sinabi ni Lakam nung natalo niya si Matadora? Sinumpaan namin ang tungkulin kay Apo. Ito ay protektahan ng lahat. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako papatay ng kapo kong taga-sansino ko. Na kaya lang tayo hindi pinapatulan ng mga Bagani ay dahil sa hangal nilang paniniwala na hindi nila dapat masaktan ang mga kapwa nilang mga taga-sansinukob. At kung susubukin natin sumukob, didikdikin lang nila tayo na parang mga luya. Ang tanging giling ko lamang, Lakas, ay ang makalaya rin sa sarili ko. Sa bangungot nito. Huwag mo na sanang ipagdamit sa akin, Lakas. Babasagin ko ang harap para sa akin at para kay Ganda. Ngayon kung aalis ka, hindi kita pipigilan. Pero kapag dumating ang pagkakataon na muling mag-cross ang ating landas at maging banta ka sa aming buhay, hindi na ako magdadalawang isip. Dahil ako mismo ang maghatid sa iyo sa iyong katapusan. Alam namin na wala na si Sarimaw. Ngayon, abandona na kayo ng iniisip niyo at inaakala niyong Panginoon. Bumagsak na rin si Matadora. At hawak na namin ang kapangyarihan niya. Kaya maniwala man po kayo o hindi, hindi kayo mananalo sa laban ng ito. Hindi rin po namin gugustuhin na masaktan kayo. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon para magbalik loob. Para maging buo muli tayo. Para sa sansilugod.